Good morning guys, good morning Saturday, magandang umaga sa inyong lahat guys. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-change oil ng inyong mga sasakyan. So kung sino man yung mayroong mga sasakyan na gustong mag-DIY para hindi na gumastos pa dun sa mga shop. At saka hindi dito kasi hindi ko alam kung mag-alimbawa kung pa-change oil ako, hindi ko alam kung yung ilalagay nilang langis ay yung fully synthetic ba. Ang gusto ko kasi guys yung fully synthetic, so kaya ang ginagawa ko, bumibili na lang ako ng langis tapos ako nang mag sasalin, ako nang magpapalit. So DIY na lang guys para makatipid din. So ngayon guys, papakita ko sa inyo paano mag DIY. Ayun nga pala guys, kaya ko to papalitan ng langis guys, kasi bibiyahe ako ng Wellington, ta-travel kasi ako ng Wellington, so mag-move ako from Christchurch to Wellington. So bibiyahe ako ng mga 5 oras by land and then 3 oras by ferry, so siguro mga 8 oras andun ako sa Wellington. So ayun guys, let's go, punta tayo doon sa sasakyan natin. So ngayon guys, ito yung sasakyan natin. Papalitan natin ang langis kasi although medyo okay pa naman yung langis niya, pero mahirap na guys. Ninigurado lang tayo dahil long drive tayo. So papakita ko sa inyo yung langis. Ayan o, so medyo okay pa, hindi pa talaga siya ganun kaitim, pero papalitan ko na din. So ito ang kailanganin natin guys, ay itong jack kailanganin natin ito para mailip itong harapan. Kailangan natin to. So sa paglagay nito guys, tuturo ko, papakita ko sa inyo kung saan pwedeng ilagay sa mga kotse, kasi ang kotse ay hindi ka basta-basta pwede maglagay nito dahil malambot. So kailangan natin ng materya sa mga tools, especially ito pang oil filter remover. Ayan din itong langis na ipapalit ko. Ay, guys, hindi po to sponsored ng Nolon, pero ito yung recommended doon sa sabi nila ko sa super cheap. Saka ito yung filter ko. So ito na guys yung papalit ko. And guys, kailangan natin ng socket na pambukas ng oil filter, oil drain dun sa drain pan niya. Dun sa ilalim guys, ang hirap itim. Dun kayo maglalagay guys sa banda sa gulong. So, kapistan natin ito. Piston natin yung jack. So itong slot ng jack, yung makikita nyo yung slot, dapat doon yan sa pang paliktik nya para yan yung maglalak. Ayan guys, no? Yan, ayun, sasakto yan. Kaya natin madukot lang sa ilalim.
guys, oh. Tanggalin natin yung drain. Ayan na. Drain ng oil pan. Yan guys, tatanggalin natin para ma-drain yung langis. Guys, ang hirap lang. Mamaya guys, kita ko naman sa inyo. So, ito yung oil filter guys. Yan. Yan, yan. Kikita ba? Yan, tatanggalin din natin yan. Papalitan. Kasi pag mag-change sa oil, guys, kailangan magpalit din ng filter para magandang circulation. Okay guys, let's do this. Ayan guys, drain na. Pinangay ko kita, tika. Ayan. So ayan na, na-drain na.
ayan yung contrapod ko. Yan. Yan na guys. So, kailangan kong palitan talaga siya. So yan guys, antayin na lang natin yan na maubos. So ang gagawin naman natin, tatanggalin natin yung oil filter. So, oil filter, papakita ko sa inyo ulit. Ayan o, makapit sa ano, tabi ng tambutso. Kailangan kong antayin pala itong ano, kasi may langis din yan guys, may laman yung langis, tutulo yan dito pag parating pang sahod, hindi maganda, so kailangan sahurin natin, tutulo yan, so madudumihan lang yung kuha natin, kaya yan guys, antayin na lang natin. Guys, itong oil filter pala, papakita ko sa inyo itong oil filter. Ayan guys, ito yun. So, ito may plastic pa ito. Kailangan tanggalin natin ito. So guys, pag lagay din ito, so pag install din ito, ayan, wala ng plastic. So ganito yung laman ng oil filter. Ito yung nagsasara guys ng langis, para kung meron man siyang mga impurities doon sa loob, so masasala niya, hindi mapupunta doon sa mga buoyed parts ng ating makina. So paggamit ito guys, itong Chin's oil filter remover, ito yung guys, ayan, ipitin lang siya. Gaganon lang. Kita ba? Yan. Ganyan lang. Ayan o. So, dapat kung mag-change oil kayo guys, mag-DIY kayo, mayroon din kayo nito. Importante, importante ito. Dahil ito, matigas ito, pihitin. Gano'n. Pero ito guys, pag nag-install kayo ng oil filter, bago ito ikakabit, pupunin nyo muna ito ng langis. Tapos itong may rubber seal kasi siya dito sa bunga, sa labi niya. So ito yun, papahiran nyo rin ito ng langis. Para magiging malambot, smooth lang. So pag nagpaghigpit nito guys, kamay lang, hindi na kailangan na ito. So kamay lang, ay enough na, masisil na siya. Hindi na yan nag-leak guys. Titingnan natin kung wala na ba. Ay, tulo na lang. Tulo na lang guys. So, lapit-lapit na yan. Tapos muna natin. So guys, habang inaantay natin yung langis na madrain lahat, kakabit ko muna tong sapin dito sa likod, so may tawag dito, compartment. Kakabit ko muna tong sapin para hindi guys, balikan na natin. Silipin nga natin kung ano ba. Ayun, wala nang tumulo guys. Ayun, pang kunti-kunti. Ayun na. Ayun na lang, so pwede na yun tanggalan. Balik na natin yung drain plug. Yes.
baklaso natin yun, guys. Filter. Guys, basta merong oil filter remover, nilagay lang natin yung oil drain pan. Ayan mo lang siyang tutulo. So ayan. So ayan mo lang siyang tutulo ng ganon. Ayan mo lang siya. Tapos tandaan ng pagpihit guys, hirap yun. Isang kamay lang. Kailangan talaga guys, tiyaga pagka magde-DIY kayo. Ito yung trabaho ng mekaniko. Ayan guys, oh. Tanggal ko na. Binukas ko na yung guan. Langis. So kailangan pag nag-DIY kayo, meron din kayong oil drain pan para doon nyo i-stack yung kuhan nyo pang salo nyo sa pang sahod nyo sa langis sa US oil. So ayan guys, papakita ko sa inyo yung ano, kapita ng oil drain. Kita ba? Hirap kasi ano yun. Ayan. Ayan yan guys. Ayan. Ayan yan. Yung butas na yan, yun yung papasok ng oil filter. Yan yan guys, papasok ng oil filter. Tapos itong sa gilid, pero itong sa center, yun na yung pa-distribute doon sa engine. Okay. So yan, gamit natin yung oil filter guys. Kung kaya mo naman. Hindi pa naman ganun siya ka. Kuan. Eh maganda kasi babiyahe ka eh. Kaya nga, eh sabi ko manigurado na ako. Si Kuya Elmer. Sinabihan ko siya. Ah. Punta ng Hamilton. Oo. Sabay-sabay sila ano. Ah. Paano mo muna 'yan? Paasikaso mo muna, mahaba yung pang mo lalo pa. Biyahe. Pa yung biyahe ng biyahe mo. Biyahe niyo ka. Pinaayos niya lang yung disc brake. Ayun lang.
aircon. Pinaayos niya dun sa kaibigan niya lang, hindi sa mekaniko. Hindi niya napatingin. Nako. Nasa Hamilton na sila. Ngayon. Papunta na ng ano. Kuan na lang daw, 20 minutes na lang na ano, biyahe. Biyahe. Eh, malapit na lang. Eh, nasa. Oo, 20 minutes eh, malapit na lang yan. Oo. Na ano pa yung ano, huminto yung sasakyan niya. Sasakyan, biglang huminto. Nako. Kinain ng wala na palang ano. Walang. Walang langis. Hala, patay. Paubos na yung langis. Yan pala yung sinabi ni Bayrovel na tumirik. Oo. Hindi nasira yung kwan niya. Sasakyan niya. Sira. Wala na yung... Eh, 3-5 daw yung paggawa. Oh, naku, patay. Bili ka na lang ng bago ka ako. Dagdag. Sigurado ka pa? Oo. Nakakakuha ka naman dyan na lang. Ng mga 6,000 ka ako. Oo. Na ano, bago naman ng visa mo. Hindi pala na. Oo. Eh, hindi patapos pa lang yung ano niya. Yung sasakyan na yun. Toyota, ay kwan eh. Ano, Mazda ba yun? Yung... Wish Toyota. Ay hindi. Pag Wish Toyota. Mazda siya eh. Demio. Beresa. Hindi pa. Yung isa pa. Axila. Mababa lang ba? Ay hindi, Suzuki. Ah, Suzuki. Oo. Napula. Ganyan din kalaki sa atin. Ah, baka yung Suzuki Swift. Na Swift. Mm-hmm. Ah, Suzuki Swift. Swift. Tak. Ganyan din kalaki sa sasakyan natin. Eh, di pa patapos. Eh, magto 2 years pa lang sila nun. Hindi pa tapos bayaran? Hindi pa. Hala. Eh, di anong, ito, ano? Itong kwang, patapos na rin yan. Konti na lang daw ba yung babayaran niya. Sayang naman, ano? Inabot pa ng pagtirik po. Hindi pala niya chinik up yung langis. Yung, hindi. Naku, yun yung pinaka-importante. Langis tsaka yung kulan. Sabi ko, piano mo sa ano yan? Sa ano? Sa... Mekaniko? Hindi, yung sa... WOP. Ano? Insurance? Insurance. Hindi daw. Oh, kasi kapabayaan yun eh. Negligence yun eh. Mm, hindi daw, sabi. Hindi kasama daw. Hindi naman kung ano yun eh. Natural na... Oo. Accident. Oo. Okay lang kung accident eh. Pero yung ganyan, kapabayaan mo eh. Negligence mo yan. Negligence. No. Oo, yun yung... Yeah, hindi yan makover. Eh, sabi ko, sinabihan na kita. Ako basta babiyay ako. Diyan lang. Punta lang ng hammer, ng ano. I-check ko yung langis bago ko ano. Check ko lahat ng kwan ng ano. Hirap kaya ng mag ano. Ang hirap talaga. Pag inabot ka sa daan, ako. Mabuti, may convoys. Convoy sila. At saka 20 minutes na lang. Buti doon na inabot. Oo. Hindi na kontrol yung ano niya. Mahirap yung babiyahe ko. Oo. Kaya palitan na rin yung langis mo pala. Hindi pa ito umabot sa ano niya. Yung periodic kwan talaga. Oo. Ako lang din naman nag-tinsel nito. Tag ilang buwan? Ilang buwan na yun. Last year pa ata yun. Oh. Hindi pala. Ako every 6 months. Kahit pero hindi pa ano. Depende kasi sa kuan ha, milyahe. Oo. Tiningnan ko sa lipstick, okay pa naman siya. Pero sabi ko, palitan ko na. Mas maganda yung maagap ka. Oo. Mas malaki yung provincia pa. Oo nga. Ito ah. Mag-go inside na yun. Mag-go inside.
May papabayaan mo yung ano eh. Ay, hirap talaga. Pinakuan ko, puli synthetic na. Ha? Hindi naka, hindi delikado itong ano mo. Hindi naman. Ganun yung, itong jack mo. Hindi. Tignan mo, naka ganun na. Baka nasa... Okay pa yan? Parang nakaganon siya. Basta wag lang tulak pag itinulak. Ako. I-jack mo yung isang jack ko dun. Okay na siguro yan. Baka biglang ano eh. So yan guys, napalitan na natin guys ng oil filter. Kung ano lang nito, sasali na lang yung langis. Talagang sinisilip mo pa. Oo. Oh. And so, come here na. Ayan. Kita ko sa inyo guys. Ito ba? Ayan. And so. Ay, kabit na. Bago na to guys. Ayan yung langis na nilagay ko. Tumutulo na. Okay na yan. Kailangan talaga guys. Kaya na lang para makatipid. Dahil magpapalit pa ako nito ng gulong sa likuran. Although makapal pa guys, pero expired na kasi. 2009 pa yung gulong ko. Kaya naghanap ako kahapon, pero meron ako nakita isang sasakyan, nakakabit pa sasakyan. Second hand din eh. Kaso 2014 pa ang gawa. So ayan guys, sasalin na natin siya ng langis. Papakita ko lang sa inyo yung drain bolt. Drain bolt, ayan. Ayan guys, ayan na siya, naibalik ko na. Pero marami, hindi ko lang nalinis. So ayan guys, ito magsasalin na lang tayo ng langis dito, pero bago yan, ibaba muna natin yung jack natin. Pagsalin natin guys, dito tayo magsasalin. Ayan, salinan. Okay, baba muna natin yung jack natin para sure yung level lang kuha natin guys. Medyo mainit. Tapos na rek. Tapos na ako dyan sa ilalim. Ibaba ko na itong jack para magsalin ako ng langis. So ayan, dapat na siya. So
So, sasali na lang tayo ng langis. Parang wala akong kuwan. Sasali tayo ng langis, guys. Diyan tayo magsasali ng langis, guys. So yung kuha natin ayos naman sa 100, medyo okay naman siya. Pisto ka lang. Kita bang pagsalina ng langis? Kailangan ko pala ng kuwan, guys, ang imbudo. Kaya matagang buti, guys. Guys, mga DIY guys, ayan o, itong cook, gawin natin yung budo. Let's get it on. Kunting tricks lang yan, guys. Sasali ng langis. Sali na tayo. Okay. Ang pagtingin ng ano, guys,
ang pagtingin niyo kung paano ang paano niyo makikita kung gano'n nakadami, kung tama na ba yung nilagay niyong langis, kung marami ba o kulang pa ba. Dito niyo makikita yan dito guys sa dipstick. Yan yung tinatawag na dipstick guys. Dito niyo makikita. Ayan guys. Kung nasan lang natin to. Yung lipstick na to. So, punasan muna natin guys bago nyo isukat para makita yung langis. So dapat guys ang langis nyo makikita nyo, ito yung dalawang butas, ito yung sa ibabaw at saka yung sa baba. So ito yung full at saka yung baba yung low. So dapat yung langis nyo dito sa taas, itong may full dyan kayo guys. Pag sukat nyo yung ganon sagad nyan. So bunot, and then titingnan nyo kung nasa full na ba. So kung makikita natin guys nasa full na siya, yan ko kung makikita niya sa camera. Pero makikita niya ayan o. So tama na yung langis natin guys, nasa full na. Ayan o, ayan yung marka, kasi bago yung langis natin kaya hindi ganun ako. Actually lumampas nga ng konti pero okay lang yan guys, at least hindi siya kulang. So okay, okay na yan guys. So kailangan guys hindi pa umandar yung makina nyo yung sukat na yan, kasi pag umandar na yung makina, yung mga yung langis nyo nagsi-circulate na yan dun sa loob, nag-distribute na yan. So hindi ka na makakuha ng tamang sukat. Kaya kailangan bago kayo mag-sukat para yung guys, tapan na natin. Ayan. Ayan. So, inspection muna kasi ibiyahe pa naman tayo ng malayo. Mga after a few days. Ayan. Ito yung kuha natin guys, brake fluid ng brake. Ito yung fluid ng brake natin, kaya tinatawag na brake fluid. Ayan. So medyo okay pa naman siya, nasa maximum pa. Ayan, may nakalagay dito maximum. Ayan, makikita ba? Ayan, yung nakasulat na yan, maximum yan. Ayan, ayan, may nakasulat max. Okay, so okay pa. So yung battery natin, kakabit na natin guys, kasi tinanggal ko to kanina dahil tinanggal ko yung solenoid actuator ng BBTI. So kailangan natin ng socket na saan ba yung socket ko na isa. Sakit. Saan ba yung dito kung sakit? Ito pala. Hanap ko, nagtatago eh. Isya. So, ito guys. Ipitan. Pag nagtanggal kayo nito guys, kung may gagawin naman kayo dyan ng mga electrical related na mga kuan accessories niya, tanggalin nyo itong battery terminal. Itong negative lang, tanggalin nyo. Kaya ito tinanggal ko to kanina para iwas electric shock.
Kasi napaka-sensitive ng kuha natin ito, guys. Napaka-sensitive ng itong accessories nito, yung mga sensor niya. So, kailangan ingat talaga, guys, ingat. Pero kung hindi nyo ka, guys, mag-DIY, ay wag na lang. Hindi na lang gagawin. Kasi baka masira nyo pa. Hindi kayo nakakatipid. Maano pa kayo? Magastosan pa kayo. Kaya so ito. Ayos. So ayos, guys. Sabi mga 3 liters pa ito, Alex. 3 liters lang, 3.7 ito. Mamaya titingnan natin ulit, guys, kasi bakit 3 liters lang ang doon. 3 liters pa ang natitira. Samantarang 4 liters lang yan. Yun. Kaya, yun. Tunas uli. Tapos, sukat uli. So yan na talaga, guys. Wala tayong magagawa dyan. Kasi hanggang dyan na lang talaga. Dumi ng makina ko, guys. Wala kasing linis-linis. Gamit lang ng gamit. Itong filter, guys. Palitin pa rin itong filter. Kasi ang filter, isa din to sa nagpapatipid ng gas. So kung hindi barado ang filter nyo, medyo matipid ang kuan nyo, matipid sa konsumo ang makina nyo. So itong coolant, tingnan natin yung coolant, guys. So ito yung mga importante, guys, coolant. Ito. So far, medyo okay pa naman ang kulang. Silipin natin yung reservoir. Ayan. Okay pa. May laman pa. So, napapakula natin. Kasi itong solenoid ito, guys, ang gamit nitong solenoid, kung bakit mayroong solenoid to na ang BBTI, yung tinatawag na BBTI, guys, yun yung nag automatic nag-a-adjust siya pag high RPM ka na, para makompensate niya yung high RPM na binibigay. So magbibigay siya ng extra power pag nag-activate yung itong BBTI. So yun yung nagbibigay ng extra power, guys, yung BBTI. So pag nag-activate yan, yun, tataas ang RPM ng engine nyo, guys. Kumbaga magiging hyper siya. Mag-activate lang naman, guys, pagka mag-high RPM ka. Pero pagka hindi ay high RPM, hindi rin. Kasi nagbabase yan doon sa speed mo.
Merong ganyan. Kung sa kuan kasi niyan guys, kung sa carbureted type, yun yung mga dati kasi yung ibang mga kotse ang gamit nila doon ay distributor. So mayroon silang advancer na nakalagay. Yun yung sisilbing advancer niya. Kaya lang, iyan kasi electronic na yan. Iyon, yung advancer na sa distributor, yun, ano yun, mechanical type yun guys. Hinihila lang yan ng suction ng makina, ng carburetor. Kaya ayun. So itong kuha natin langis, isasalin din to sa ano, sa galon, sasalin niya sa container dito, para ko dito ilagay dito guys, para yun yung kuhanan ko, ibalik ko doon sa super chip sa pinagbilhan ko yung yes oil. Ganun dito guys, di ka basta-basta magtapon ng langis. Tatapon mo sa proper tapunan. So guys, yan na. Ito na yung guha natin. Try natin na yan. Kuhan. Tara natin i-start guys. Smooth na ang hanggang okay. Bagong langit na naman si Bits. Okay guys, natapos na natin yung pag-tensile ng ating sasakyan. Ngayon sasalin ko na naman tong yung yes oil dun sa container na ginamit natin kung saan yung bagong langis. So tanggalin natin yung bago, ilipat natin yung yes, yung loma, para ibalik natin dun sa super chip. Guys, salamat sa panonood, at kung kayo ay bago lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat guys. Bye-bye. See you sa next video. Bye.